imagine this na kung si Adan nung araw na yon ay lumabas at nagsabi, Panginoon, patawarin mo po ako. I know I have failed you. I know I have disobeyed you. And I am very sorry. Kami naniniwala that it could change the game today. Nabago po sana ang takbo ng mundo natin if only Adam admitted his fault. Tama po ba? Pero the response of Adam was different. Dahil nang tanungin siya ng Diyos doon sa kanyang pagkakamali, look at that. Nung tinanong po ng Diyos si Adan, I know you know the story na ang nagkasala at nagipong nag-trigger nito was not Adam. Sino po yung nagipong mitsa para po mangyari yon? Hindi naman po si Adan eh. Si Eva po ang dahilan. Sa puro totoo, nadamay lamang po ang lalaki. Sabi ko nga kung minsan, pabiro ko sinasabi, ang babae ang dahilan ng lahat. E dinamay lamang ang lalaki. Kung may katabi kang lalaki, sabi mo, pasensya na. Hello? Nawa po ba? At minsan, sa Bible school ako noon, sabi ng mga ka-eskwela ko, napansin nyo ba na sa simbahan, marami lagi ang babae? At parang napakahirap na hatakin sa church ang mga lalaki. Sabi nung ka-eskwela ko, may dahilan kasi, dala na ang lalaki sa babae. Ayan ka na naman eh, hatakin mo na naman ako dyan eh. Dahil minsan nang hinatak ng babae ang lalaki at pumalpak. Amen, medyo lamang po kayong mga kababaihan dito ngayong gabi, kaya kung sasabihin ninyo, hindi kami papayag, pasto. No, wala po akong ini-initiate dito na gender class. Amen? We're just trying to go back to what happened before. Amen? Now, pansinin po natin na hindi po tinanong ng Diyos si Eva. He never said, Eve, where are you? You are the reason of all this mess. God looked for Adam. Alam niyo po kung bakit? Because God's design is for men to always have the authority. Now, any failure in the family, it is always the problem of the father. Kahit po babae ang nagsimula, it will always be the fault of the man. Hello? O yan, ha? Bumabawi na ako sa mga babae. Hello? Malaki po lagi ang responsibility ng ama. Hello? Kaya nga po, let us learn from that story. Ang sabi ni Adan, kamali si Eva, pero instead of repairing what has been done wrong, ano po ang sinabi ni Adan? He started blaming his wife. Ang sabi ni Adan, eto po kasing babaeng ibinigay mo. Hello? Amen? So, sinisi niya ngayon sino? Si Eva. Ididiin niya ngayon si Eva na siya po ang dahilan. But my point tonight is this, kung naiayos po ni Adan at naihingi niya yun ang tawag, everything will change. You know why? Because it is the nature of God to be a merciful God. Hello? Naiayos po sana yun. At alam niyo rin po ba na kung minsan, ang susi sa ating mga hinihiling na tagumpay ay pagsisisi? Naniniwala ba kayo? Alam niyo po ba na paghingi ng tawad ang susi kung minsan sa marami nating hinihiling? Amen. Halimbawa, meron tayong sakit. Ngayon, napakadaling dumiretso na tayo humihingi ng kagalingan, but sometimes, we feel na parang ini-ignore tayo ng Diyos. Maybe the reason because is you are not learning the lesson. Na kaya ka may sakit marahil is because there are abuses in your body that you have done and you are now reaping what you have done wrong. Tandaan po natin na sa ibabaw ng lupa, mga kapatid, God designed this planet and He set it up with laws. Nilagyan niya po ito ng batas. At ang mga batas na yon ay ma-activate
kapag ito po ay nasasaling at natatabig ng tao. Halimbawa, natuklasan ng siyensya na meron po palang tinatawag na law of gravity. Ano po yung law of gravity? Sabi ng paliwanag ng science, everything that goes up will always must come down. Kaya pag inihagis mo po ang isang bagay, gaano man ito kataas, ito ay tiyak na babaksak. Tama po ba? Kung ikaw ay galing sa fourth floor ng building at tumalun ka, huwag mo naman gagawin, hindi ka naman dinisenyo na ibon, then eventually babagsak ka. Tama po ba? Why? Because the law of gravity now affects you. Tama? Pero pag hindi mo po pinasok yung batas ng gravity, then you can say na parang the law of gravity is not at work. Why? Dahil hindi ka po pumapasok doon sa sinasabi ng batas. Nakukuha po, is this thing, does make sense? Meron po ba sense itong sinasabi ko sa inyo? Ano kung minsan, yung susi din po ng kahirapan, is there is a law that God set up dito po sa kasaganaan. May nagtanong sa akin na isang kapatiran. Ang sabi niya, Pastor, meron lang po ako itatanong. Ang sabi niya, nagtataka lamang po ako. Marami po akong kakilalang mga mayayaman. And he said, one of the things that I've noticed sa kanila, karamihan sa kanila, but not all, but many of them, sabi niya, marami po sa kanila generous, mapagbigay. Tinanong niya ako at ang sabi niya, Pastor, yun po kayo may kaugnayan kung bakit di sila mayaman. At ako'y nakangiti dahil ang sabi ko sa kanya, you are correct. Because God set up a law, when you sow, you will reap. Hello? Pag ikaw po ay mapagbigay, ikaw po ay aani. It's a law. Amen? So meaning to say, even if you're not a Christian, kahit hindi ka po mananampalataya, if you practice this thing, it will affect you. Hello? Kasi it's a law. Ito po ay batas. Tama po ba? Kaya, I want you to know that you don't need to be a Christian to be blessed financially. You just be a giver. Sayo sa iyong katabi, bago ito ah. Hindi mo kailangan maging Kristiyano para yumaman. You just be a giver. You tap into the law and the law will affect you. Hello? Pero pag lagi ka nakaganyan, hello? Pag ikaw po ay hindi po mapagbigay at hindi ka po bukas, hello? Yan din ang dahilan kung bakit walang pumapasok. Dahil lagi ka nakasara. Hello? So I'm not talking about Christianity here. This is a law. Amen? Kasi kung papansin niyo, bukas nyo ang inyong mga mata. Hindi nyo man napapansin na mga unbeliever mas mayaman pa sa atin. Tingnan mo ang kayong katabi, sabi mo, magising ka sana. Alam nyo, mga walang Diyos, mas mayaman kaysa sa atin. Hello? Amen? Isa pang natuklasan ko po that we are living under a system called law. I just realized this. Rich people, they don't talk about money. Only poor people talk about money. Ang mga mayayaman, hindi po sila nag-uusap tungkol sa pera. Ang mga mahihirap lamang, ang gusto pinag-uusap ay pera. Ngayon, pwede tayong mag-argue na sabihin natin, siyempre, Pastor, ang mayayaman, marami na silang pera eh. Kaya ayaw nilang pag-usapan ng pera. Kami, mahihirap. Kaya gusto namin pag-usapan pera. No. Let us learn from the principle. Kaya po sila ay nagkapera because they have a mindset that is different from us. They don't talk about money, they talk about ideas. Because God set up a law that idea will bring you to prosperity. Bakit mayaman yung mga taong mayaman yan? Did you know that the money that they possess today
is because of the ideas that they applied? Hello? Bakit si Henry C. napakayaman ngayon? Alam niyo ba na yung Henry C. na yan ay napaka tagal na panahon na nakaupo lamang sa isang sulok dyan sa Maynila sa eskolta na nagtitinda sa bangketa. But one day, there comes an idea in his mind. Hello? Nagkaroon siya ng idea. Amen? Ang akala nung iba, para yumaman ka, kailangan ko na maraming kapital. No, tambakan ka man ng kapital, kung wala kang karunungan, mauubos yan. What you need is wisdom. What you need is idea. Because you will be paid, not because of your hands, but you will be paid because of your ideas. Kaya huwag din po natin iisipin na, kasi pastor, hindi ako nakapag-aral. Did you know that Bill Gates, Mark Zuckerberg of Facebook, Steve Jobs of Apple, wala po silang mga diploma? The common denominator of the three persons that I have mentioned that are top billionaires in the world today, all of them are dropouts. Mga kinick out po sila ng kanilang university, hindi sila nakatapos. Pero meron silang idea. Hello? Kaya today, the schools na nag-kick out sa kanila ay yung school din na mga yon ang gumagamit ng kanilang teknolohiya. Hello? Why? Because that's how it works. Nakukuha po ba natin? Now, mabalik lamang ako doon sa kaninang aking nais na tumbukin dahil alam ko pong ito'y mensahe mula sa Diyos. Sa ating pong buhay, kaya po may mga pagkakataon na hindi tayo tumatanggap ng kagalingan. It's because mayroong mga nagawa tayo na abuses sa ating katawan. But the reason why we are not receiving from God is sometimes we do not learn the lessons from the past. Ano kung minsan, pag humingi ka ng tawad sa Diyos at naunawaan mo yung mali, say, you have financial problems. And unawain mo, bakit ka nagkakaroon ng problema financially? Maybe you are not using your God-given talent the way that God wants you to use it. May talento ka pero mas gusto mo lagi nasa bahay, eh wala pong yumama na tamad, mga kapatid. Sabi ng iba, naghihintay ako ng biyaya sa Diyos, so may kakatok lang. Hello? That's not biblical principle. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? Amen. So, yung po yung konsepto, alam nyo kung minsan, pinahihirapan natin ang ating sarili. Kung naniniwala lahat ng ating kailangan bago pa tayo dumating, pinagkaloobin na yan ng Diyos. But it is up to us to discover this potential and purpose and power that God had prepared for us. Hello? Nung tayo po'y dumating sa mundong ito, God has invested in our lives three things: potential, purpose, and power. Pero pag hindi mo po alam gamitin itong tatlong bagay na ito, you will remain the same until you die. Hello? Amen? Kaya gamitin mo yung God-given ability na nasa iyo. At yan po ang magdadala sa iyo sa maunlad na buhay sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaya ngayong gabing ito, if you are sick, maybe because we have abused our body, we tap into the law na napakilaman natin. Amen? Alam niyo, sabi ng iba, Pastor, parang ako'y na-high blood. Eh, meron ding batas yung high blood na yan. Pagkain ka ng kain ng chicharon, huwag ka na magtataka na bakit kaya ako na-high blood ngayon. Tapos ang akala kasi naman ng palatay, Pastor, pakipray nga para bumalik ka ulit. Pagkagaling, ano, kakain ulit tayong chicharon. Hello? Amen. Amen? Nakakuha po natin. Now, once we learn our mistake, Lord, forgive me, I have abused my body.
Doon mo po makikita, kikilos ngayon sa iyo ang Diyos. Why? Because now you know how to handle responsibility. I just realized this. God will never entrust His blessing to people that don't know how to accept responsibility. Because people who do not know how to take care or handle responsibility, God's investment will be wasted. Hello? It is waste to invest in people that do not know how to handle responsibility. Am I correct? Isa pong pag-aaksaya lamang kung mag-i-invest ka sa isang tao na hindi naman marunong mag-handle ng responsibility. Kung tayo nga na tao ay nahihirapan mag-invest sa mga taong ganun, how much more God? He knows our heart. Amen? Kaya ngayong gabi, kung meron ka nararamdaman, I believe the Lord speaking to us tonight, it's just a one repentance away. Baka ang kulang na lamang ay magsisi ka. And you don't need somebody to lay hands on you anymore. And automatic, you'll be healed right where you are. Amen? Kasi baka maraming beses na kayo nagpapanalangin, napapagbintangan nyo na tuloy, walang mga power itong mga pastor na ito. Papalangin, pinapaligo ko na nga yung langis eh, hindi pa rin ako nagaling eh. Maybe you are not doing. Sa'yo nyo nga sa'yo katabi, eto na naman tayo. Hello? Pero totoo po, just want to be honest with you. Kahit buhusan ko kayo ng langis, kung hindi nyo babaguhin ang buhay nyo, you will be the same. Hello? Tama po ba? Sa'yo mo nga sa'yong katabi, ito revival, kailangan baguhin na natin. Ano po? It's time for a change. Hello? Tama po ba? Kailangan na po ang pagbabago. It's time to bury the old ones and let's revive the new one. That's revival. Kailangan ilibing na natin yung mga luma sa atin at buhayin natin ng bagong konsepto. Amen. Tayo po'y manalangin bago po tayo magkasakitan. Tayo po'y manalangin. Amen. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po, Ama. Salamat po sa biyaya ng pagtitipon na ipinagkaloob mo sa amin ngayong gabi. Naniniwala po kami, Ama, na narito ka, kaya't naniniwala kami na may malaki kang gagawin sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, gamitin mo lamang po ako ngayong gabi. Let my intentions before you be pure, Panginoon. That I really want to help these people, Panginoon, na nais kong makatulong at maging gamit sa mga taong ito, Panginoon. Kaya hayaan mo na sila rin ay mapagpala ng iyong ministeryo. At hayaan mo na maranasan nila ang mga kapahayagan ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po yung magsabi na Amen! Praise the Lord! So ngayong gabi, meron po akong daladalang mensahe para po sa inyo. At itong mensaheng ito ang mensahe na akin pong inaakap at patuloy na dinadala. If you're familiar with the ministry that God has entrusted to me, I am bringing the message of the kingdom. Ang mensahe po na aking madalas na ibinabahagi ay tungkol sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Dahil ako po'y naniniwala na ito po ang mensahe na gusto ng Diyos na ating maunawaan. And tonight, I will help you through the power of the Holy Spirit na maunawaan po natin itong kingdom concept. Dahil ito pong konsepto ng kaharian ay malayong-malayo sa maraming mga mananampalataya. Napakahalaga na ating pong maunawaan, madalas ko pong sinisimula ng pagtuturo ng ganitong mga salita. If we are to deal with God, we need to understand these few things para po magkaroon ng tinatawag na effectiveness ang ating pong pakikipagtrabaho sa Diyos. Ilan po sa inyo ang nagnanasa na ang kanilang relasyon sa Diyos ay maging effective? Hello? Gusto ko lang po malaman because if you're not interested, ay sabi ko nga, biniro ko kanina yung team, ang sabi ko, let's start 6:30. Amen? Siguro nagulat yung ibang, aga. Ano po? Pero tinanong ko naman mabuti, talaga ba 6:30 tayo nagsisimula? Sabi nila, yes, so let's do it. Ano po? Kasi I have this thinking na
Kung 6:30 ang napag-usapan, let's do it at 6:30. Amen? Bakit? Kasi mayroong mga tao na dumating doon na bago mag 6:30, and for me, I have been trained na you can steal in many ways. You're not only stealing in terms of money, but you are, can also steal time from person, and that's also stealing. Hello? Marami pong paraan ng pagnanakaw. May pagnanakaw na alam ng marami tungkol lamang sa pera. But did you know you can also steal time from others? Halimbawa, ang usapan alas 7, dadating ka ng alas 8, so isang oras ang ninakaw mo sa kanya. Ang sabi mo sa iyong katabi, salamat sa grasya. Dahil kung wala po ang grasya, marami nang nadisgrasya. Hello? Amen? Amen? Kaya doon ko po naunawaan na praise God for His grace. Amen? Dahil hanggat tayo po'y narito sa katawang lupa, naroon pa rin ang ating kahinaan. But let me give you a warning, let us not abuse grace. Dahil ang grasya ay hindi po lisensya para po tayo ay magkaroon ng kalayaan sa kasalanan. Amen? That's not the design of God for grace. Grace is not a license to sin. Amen? Hindi po ito lisensya para po tayo ay magkaroon ng kalayaan sa tinatawag na kasalanan. Kaya ngayong gabi, ating pong pag-uusapan, because napakahalaga po when we are dealing with God, we need to understand God. Kailangan po nating maunawaan, hindi man lahat tungkol sa Diyos, pero yung basic na mga bagay tungkol sa Diyos, we need to understand. Halimbawa, ito pong aking bubuksan ngayong gabi ay napakahalaga. We need to understand that the God that we serve is a God of plan, He's a God of season, He's a God of time, and He's a God of purpose. Nabuksan po ninyo ang inyong Biblia sa Lumang Tipan, and allow me to show it to you with the Bible as a backup, as an evidence in the book of Ecclesiastes chapter 3. Samahan niyo po ako sa Ecclesiastes, sa Tagalog Biblia, ito po ay yung Mangangaral. Samahan niyo po ako sa Kapitulo 3, talatang 1. Sabi po sa verse 1 ng Ecclesiastes chapter 3, let's read. Sabay-sabay nga po natin basahin. Let's read King James na sa ating unahan. Ready? 1, 2, 3. And sabi, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, ang sabi po ng verse 1 ng Ecclesiastes, ang sabi, to everything. Ano po yung word na everything? Sa lahat ng bagay. Hello? So, ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay itinakda ng Diyos, idinisenyo ng Diyos sa ganitong paraan. Hello? So, ano raw po ang dinisenyo ng Diyos para sa lahat ng bagay? Ang sabi niya, ang lahat ng bagay ay itinakda ng Diyos sa may kanya-kanyang panahon. Amen? That is what you call season. And we can also connect the word season as a law. Hello? Amen? Na ito rin po ay pwede nating i-connect na ito'y parang batas. Hello? Season is a law. Haven't you noticed, hindi niyo po ba napansin, na ang bawat mga bagay ay nilagyan ng Diyos ang kanya-kanyang panahon? Sa panahon pong kinalalagyan natin ngayon, alam niyo po, isa na lamang pong hangal o mangmang ang magtataka kung bakit may mga bagyo at malalakas ang ulan ngayon. You know why? Because in this moment, it is normal na nakakaranas po tayo ng mga malalakas na pag-ulan at balita na may mga papasok na bagyo. You know why? Because this is the season for storms. Tama po ba? Ito po ay panahon ng tag-ulan at tag-bagyo. Kaya huwag ka na magtataka, ano, may bagyo na naman? Hello? Ano ka ba? Ito yung panahon. Ngayon, nakapagtataka kung may bagyo sa panahon na dapat ay summer. That's abnormal. Tama po ba? Pero kung minsan nangyayari yon, pero it's very rare. Why? Because God designed everything to come in its season. Amen? May panahon po ang lahat daw ng bagay. Amen. The next thing that we need to understand is, He's a God of time. Ang Diyos daw po ay may itinakdang oras sa lahat ng bagay. Amen. So may oras ang lahat ng bagay.
Kaya pag tayo po ay nauna sa oras na itinakda ng Diyos, ano po nangyayari sa buhay ng tao? Disgrasya. Amen? Pero pag atin po inintay ang timing ng Diyos, napakaganda po nang nangyayari. Hello? Kahit saan pong bagay, napakahalaga po ng timing. Kung ikaw ay anak, mahalaga yung timing, na tamang timing ng paghingi ng baon. Kung ikaw ay empleyado, mahalaga rin na matutunan mo yung tamang timing ng pagbali. Dahil kung minsan, kaya tayo napapagalitan, wala ka sa timing. Eh alam mo nang mainit yung ulo ng boss mo, saka ka papasok, boss, pabali. Tumiming ka naman. Sabi mo sa iyong katabi, tandaan mo yan, ha? Timing is everything. Hello? Mahalaga po ang right timing. Nakukuha po natin. And God designed it that way. Kaya may panahon ang lahat ng bagay, may tamang oras ang lahat ng bagay. Kaya nais ko ipaabot sa inyo ngayong gabi na ang inyong pagunlad, kung kayo po'y umaasa na kayo iunlad, and that's what you need to do, there is a season for that. And there is a right time for that. Amen? So, may season, may oras, ang lahat ng bagay. And the next one is so important as well. And there is a purpose. Hello? God doesn't do things without a purpose. Hindi po gumagawa ang Diyos ng isang bagay na wala pong dahilan. Wala pong layunin. Kahit po ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan sa ating pong buhay, ay nangyayari na may kasamang layunin. Let me give you an example so that you can understand and relate. Are you familiar with the Bible, with the personality in the Bible in the Old Testament named Joseph? Sino rito nakakakilala kay Jose? Eh, si Jose ay isa po sa 12 anak ng lalaking ang pangalan ay si Jacob. Now, Joseph is the recipient of the promise of God through a dream. Amen? Tumanggap po si Jose ng pangako ng Diyos at kaalakip ng pangako ng Diyos ay yung layunin ng Diyos. Now, I just realized this. God will always give you His promises aligned to your purpose. He will never give you a word that is not aligned to your purpose and destiny. Lagi pong magbibigay ang Diyos sa iyo ng salita na nakatugma sa iyong tinatawag na layunin. Later I'll deal with that. Pero nais ko lamang pong ipaabot sa inyo na para hindi po kayo ma-misled, ma-deceive ng kaaway, is first thing first, you need to know your purpose. Hello? Dahil ako po'y naniniwala that every single being today in this room has a purpose under God. Meron po tayong layunin. Kayo ba'y naniniwala na kayo'y naging tao hindi para magparami lamang ng census? Naniniwala po ba kayo? Naniniwala ba kayo na kayo'y naging tao hindi lamang dahil para magparami kayo ng tao sa loob ng simbahan? No, you have a purpose. I was reminded of Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1. Ang sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, Jeremiah, ang sabi niya, sa chapter 1 verse 5, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, let's go there. Sabi niya, before I formed thee in the belly. So, sino raw po ang nag-anyo sa sinapupunan kay Jeremiah? If you would notice, hindi po sinabing before your mom and dad formed you. Ama? Ano po sabi ng Diyos kay Jeremiah? I formed you. Hello? Sino raw po ang bumuo kay Jeremias? Hindi ang mommy, daddy ni Jeremiah, but it is God. Alam nyo sa ating pong panahon ngayon, because
there is darkness at work, there's Satan and his demons. One of their mission is to always discredit God. To make it appear that God is not real and his word is not true. Kaya kung minsan, pag hindi po tayo sensitibo, minsan akala po natin ang siyensya ay nakatutulong sa tao, pero ang totoo ay nakatutulong ang science sa tao. But there are times that science are there to discredit God. Like for example, tinutuklas ng science na pwedeng magbuo ka ng buhay kahit po hindi nagsasama ang opposite sex. Kaya nung matuklasan nila ito sa manok, natuklasan nila na ang manok pwede nang mangitlog kahit walang tandang. Ano po ang ginagamit nila? Laying mass. Hello? Kaya kawawa nga po ang mga tandang na wala ng trabaho. Dahil ang mga inahin pwede nang mangitlog kahit hindi na sila pagsamahin. Alam niyo po ba yung sinasabi ko? Niloloko ko lang kayo. Totoo po ba yung mga pinagsasabi ko ngayong gabi? Amen. Now, at alam nyo rin ba na dahil sa siyensya, nawalan din ng trabaho ang inahin? Dahil nung araw, para mapisa ang itlog at mag-iitong sisiw, kailangan limliman. Pero dahil sa teknolohiya, pwede nang kunin kaagad ang itlog at ihiwalay sa mga inahin at ilagay sa isang makina na kung tawagin ay incubator. And there, they can produce now a sisiw, sabi ni Ate Alice. Amen. Sa English is a chick. Ano po yung baby na chicken? Amen. So, pansinin po natin, hindi po nakontento ang siyensya dyan, kaya kanila pong isinunod ang mga malalaking hayop, gaya ng kabayo, at ng kung ano-ano pa, ang tawag nito'y cloning. But this technology, ang kanila pong attempt talaga and reality is to go up to the higher level of human being, which is called man. Hello? Ito po'y sinimulan lamang doon sa sisiw, pero ang talagang target nitong marating ay tao. Hello? Amen. Ang totoo pong gustong maabot nito ay matuklasan kung paano gumawa ng may buhay, and that is up to humans. But did you know that this experiment about cloning a human life always failed? Naniniwala po ba kayo? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, may mga mag-asawa, magkasintahan, na ayaw magkaanak, pero nagkakaanak. Meron namang gustong-gusto na magkaanak, hindi po magkaanak. Minsan tuloy, naiisip ko, ba't hindi na lang nagpalit? Yung mga ayaw magbuntis, doon sila sa mga gustong magkaanak. Yung ayaw magbuntis, doon sila sa ayaw di magkaanak. At yung gusto naman pala magkaanak, eh, doon sila sumama sa gusto rin magkaanak. But that's not the way it is. At doon ko muna tuklasan ang katugunan at sagot, because when God created man, He created man according to His image and likeness. Nang nilikha po niya ang tao, hindi po niya ito itinulad sa mga bagay na naririto sa daigdig, dahil ang pinagtularan ng Diyos sa iyo at sa akin ay sa Kanya. At ang sabi ng John chapter 4, God is not human. Ang sabi, God is a spirit. Hello? And only a spirit has the power to produce a spirit. And that is God. Kaya ang tao po ay hindi magiging tao unless God gave the spirit. Kaya nga, if you go back to Genesis chapter 2, nung ginawa po ang katawan lupa ni Adan, wala po itong buhay. Kailan nagkaroon ng buhay ang katawang lupang iyon na nakahulma sa lupa? Nung inilagay at inihinga ng Diyos ang hininga ng buhay. And that is the Spirit. Then that piece of flesh come alive.
Kaya pag ang tao po'y namatay, ang bigat, parang wala nang silbi. Because the reality is, you don't die, you just leave your earthly suit. Ang realidad, pag ikaw po ay nawala sa katawan lupa, hindi ka po namamatay, kundi naiiwan mo lamang ang iyong sisidlan, pero ang tunay na ikaw ay nagpapatuloy na buhay. Because you are a spirit. Sabi mo nga sa iyong katabi, ikaw pala'y espiritu. That's true. Amen? Yan po ang katotohanan. Kaya sabi ng Diyos kay Jeremiah, before I formed you. So sino raw po ang lumalang at lumika kay Jeremiah? Siya. And watch this, ang sabi niya, bago ka pa dumating, this is amazing, ang sabi ng Diyos, I already knew you. So, bago ka pa pangalanan ng iyong ama at ina, kilala ka na ng Diyos. Hello? Bago pa natuklasan ng tao ang technology called the ultrasound, God is the best ultrasound ever. Hello? Alam niyo nung araw, nung ako po'y may mga maliliit pang anak, nung araw inabot ko na yung technology ng ultrasound, nung araw na nakikita pa lang kung buo na yung bata. Hello? Pero ngayon, I was informed na makikita mo na rin yung gender. Yung kasarian. At makikita mo na rin kung minsan yung itsura ng bata habang nasa sinapupunta. Kaya ngayon, ang mga ina, handa na. Wala na talo yung thrill. Nung araw kasi, hindi mo alam ang gender. Kaya ang binibili mong damit ay pang unisex. Kasi hindi mo naman alam kung babae o lalaki. Kaya ang tatay excited. Ano anak ko? Pag sinabing babae, minsan nalulungkot ang tatay, patay, pambayad utang yan. Hello? Pero pag sinabi, lalaki yung anak, napapatalad yung tatay. Ano po? Amen? Nakukuha po natin. Pero ngayon, hindi pa lumalabas, alam na. Nakukuha po natin. Pero bago pa ma-invento ng tao yon, ang unang ultrasound is God. He knew everybody. Hello? Ang sabi, before you were formed, I already knew you. And before thou comest out from the womb of your mother, I sanctified you already. Ang sabi niya kay Jeremiah. And the next, ang sabi, I ordained thee a prophet unto the nations. So ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, Jeremiah, bago ko pa dumating, bukod sa kilala na kita, bukod sa akong gumawa sa iyo, this is what I want you to know. Because Jeremiah is a prophet. Ang sabi ni God kay Jeremiah, Jeremiah, you were born with a purpose. And you were born to be a prophet. Kaya ang bawat isa po sa atin ay may layunin. Sabi mo sa iyong katabi, may layunin ka. Ngayon, hindi po ako magpapaalam niyan sa inyo. Baka mamaya magsilapit kayo sa akin, sabi niyo, ano ba purpose ko? Tanong, no. It's for you to know. Amen? Tama po ba? At yung iyong layunin na yan ay hindi po yan dumating lamang sa iyo ngayong araw na ito. It came to you when you were formed by God. Kaya from the very beginning of your life, you have a purpose. Kaya sabi ng Ecclesiastes, let's go back, God is a God of season, time, purpose. Tama po ba? So tatlong bagay ang nakita natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Balikan po natin sandali. Na ang Diyos ay nagtakda na ang lahat ng bagay ay may panahon, may oras, may layunin. So tatlong bagay, season, time, and purpose. Kaya ito po ngayon ang magiging daan para buksan ko sa inyo ngayong gabi ang mensaheng ito na aking daladala. Why did Jesus came to our world? Bakit po dumating ang Panginoong Jesus sa ating daigdig? He is a God. Why did He came to the world of man? Bakit po siya dumating sa daigdig ng tao? Amen? And that is what we need to know. Sabagat pag naunawaan po natin ang konseptong ito, it helped me and I believe it will help you if you would really just embrace it.
the Bible is not very hard to understand if you just know the principle. Hello? Hindi po pala mahirap unawain ang Biblia. Ang kailangan lamang ay maunawaan mo yung prinsipyo. Magsimula po tayo sa ganitong bagay. Alam niyo po ba na may tatlong kaharian na nag-exist today? Three major kingdoms that exist. What are those? Number one, if you're taking notes, it's the kingdom of heaven. Number two, the kingdom of earth. And number three, the kingdom of darkness. Kingdom of heaven, kingdom of earth, and kingdom of darkness. Now let me teach you who ruled these three kingdoms. There are rulers because it will never be a kingdom without ruler. And it will never be a kingdom if it's not a place. Hello? Hindi po ito pwedeng masabing kaharian kung walang namumuno. Hindi po ito matatawag na kaharian kung wala po itong lugar. So why is heaven considered a kingdom? Because heaven is a place. Naniniwala po ba kayo? Ito'y lugar. Now, if it is a place and it is a kingdom, then who is the king in heaven? His name is God. Kaya nga kung maaalala natin, nung nagturo po si Jesus ng panalangin, the pattern of prayer, and we all knew it today as the Lord's Prayer. Amen? Sabi nung iba, alam mo ba yung panalangin na itinuro ni Jesus? Oh! Yun yung Our Father. Mali, the Lord's Prayer ang tawag po doon. Our Father, yun yung simula. Hello? Pero hindi po yun ang tawag doon sa panalangin. Hello? Dahil ang panimula, Our Father who art in heaven. Pero hindi po ang tawag doon ay Our Father. O manalangin na tayo, ikaw ang manguna, pray mo yung Our Father. Mali yun. Hello? Para kang sinabihan, bumili ka nga ng Pepsi, yung Coke. Hello? O bumili ka ng Colgate, yung Happy. Hello? Mali po yun. Amen? So, this is popularly known as the Lord's Prayer. Amen? Ito po yung pattern ng panalangin. Pero hindi po ito yung panalangin na araw-araw, paulit-ulit, ganito lamang lagi. But God, through Jesus, showed us the pattern. Ang sabi niya, this, when you pray, this is how you pray. Ang sabi niya, you start with this kind of principle, Our Father who art in heaven. So meaning to say, ang panalangin ay nilagyan ng Diyos ang prinsipyo. Marami po sa atin ay pag dumalangin sa Diyos, pag pumasok sa panalangin, Diyos ko, alam na ng Diyos. Huling-huli na kagad. Pagluhod pa lamang, Panginoon, pahingi po ng pambayan. Pahingi po ako na nandiyan na po ang mga bumbay. Ang mga baka naman pwedeng bago ka humingi, sumamba ka muna. Remember, timing is so important. And the first rule in prayer, never go directly to your petition. Worship first. Sabi mo sa iyong katabi, ang panalangin ay hindi para sa mga nagmamadali. Hello. Eh, iba, sabi, nag-pray ka na? Oo, nag-pray na ako. Pagtayo, Diyos ko, pahingi po ng pabor ngayong araw na ito. Teka, sumamba ka naman pa. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yung pinag-uusapan niya yung gabi? Hello? So, Jesus taught us the model. How you would pray is first worship Him. Amen? Kaya nga sa panalangin, ang una mo dapat ginagawa, Panginoon, sinasamba kita. Ikaw ang dakilang Ama na may likha ng langit at lupa. You honor Him first. Yung po kasi ang problema natin because we are not aware in a kingdom mentality. Because in a kingdom, malayo na po kasi tayo ngayon sa konsepto ng kaharian, kaya marami sa church ay nagkakaroon ng problema. Because the government that God designed is not a democratic government. And ano po ba ang kaibahan ng kingdom government sa democratic government? There's a difference, big difference. Ang nakagisna natin ngayon ay democratic government. That's the government that we practice today. Alam niyo po ba na sa demokrasyang gobyerno, demokratikong gobyerno, ang namumuno sa atin ay tinatawag nating presidente? Tama po ba? Sa kaharian, ang kaharian ng kingdom government,
they never call the leader as president, but they call him king. Hello? Amen. Now, pay attention. This is so important. Now, did you know that in a democratic government, the people choose the president? Alam nyo ba na sa demokratikong gobyerno, ang tao ang pumipili sa presidente? That's why ang presidente ay nakatali lagi ang kamay sa utang na loob sa tao, because he will never be in that position without you. And that is also the main reason why democratic government is a failure. Hello? Let's say for example, 10 yung bumoto, 6 ang bumoto doon sa nanalo, eh may 4 na hindi kumbinsido, eh dilahanap yun ng mali. Hello? And they will say, we have also a right. But in a kingdom, you don't choose the king. The king choose the citizen. Ngunit sa kaharian, ang hari po'y hindi naging hari dahil sa tao. Kundi ang tao'y naging miyembro ng kaharian dahil pinili sila ng hari. And that is why Jesus said to the disciples, you did not choose me, I chose you. Because he did not come as a president, he came as a king. Hello? Kaya, yung pagiging mong Kristiyano is not because you choose Jesus, but he chose you. Kasi ang isip nyo, pampresidente eh. Kaya tuloy, hindi natin matrato ng tama ang Diyos because we never see Him as a king. Hello? Kaya nga, ang turo ng Panginoon, when you pray, you start with worship. Because in a kingdom concept, you never get inside the presence of the king without you first giving honor to the king. Hello? Tama po ba? Dahil if you go to the king without giving him honor first, you are putting a disgrace on him. And you will be hated by the king. Hello? Kaya sabi ni Jesus, our Father, who art in heaven. Let me go back. So nasan daw po ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Nasa langit. Amen? Because He is the King in the kingdom of heaven. So siya po ang hari saan? Sa langit. Now the next kingdom is the kingdom of man. Now where is this kingdom? Earth. Now go to Genesis 1 verse 26. Ang sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi po ron, and God said, now God is making man here. Ang sabi, let us make man in our image. So ginagawa po rito ang tao. Tama? Dito yung proseso that God is now making man in our image and after our likeness. Now watch this. Dahil nasimula na po natin itong araling ito that God is a God of what? Purpose. God never does things without a purpose. Kanina nahang ko lamang even problems has a purpose. Sabi ko sa inyo kanina, hindi ko na ituloy, do you know Joseph? Alam nyo ba na si Jose, dumaan siya sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanyang buhay, nandiyan siya una kinainggitan ng kanyang mga kapatid. That's problem. At dahil sa pagkainggit ng kanyang mga kapatid, it led him to be sold to a traveler na hindi na po niya alam kung saan siya makakarating. Pinagbili po siya ng kanyang mga kapatid. Hanggang sa siya'y napunta sa malayong lugar na hindi na niya alam kung nasaan siya. He became a slave. Hello? That's problem. Pero to pass forward the story, did you know that the problem has a purpose? Because if not for that problem, Joseph would not be in Egypt. Kaya do not despise problem. Sometimes in your problems lead you to your purpose.
Kaya pag ikaw po'y anak ng Diyos, huwag ka nalulungkot sa problema. Minsan ang problema ay ginagamit ng Diyos para ikaw ay ihatid sa iyong layunin. Diyos ko, Pastor, bakit ako iniwan ng boyfriend ko? Kamalungkot. Amen? Dahil may ginagawang malaki marahil sa iyo ang Diyos. Ngayon, magtiwala ka sa Kanya na meron siyang plano sa iyo na napakaganda. You know what is our duty? Our only duty is to trust Him that He knows His plan for us. Ano lamang po ang trabaho natin? Ang trabaho mo at trabaho ko ay magtiwala sa Diyos. And that's it. Sabi mo nga sa iyong katabi, yun lang ang iyong gawin, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. At magtiwala ka sa Kanya na napakaganda ng plano niya sa iyo. And I also understand this, that God is not interested with your plans. God is only interested in His plan. Hindi siya interesado sa iyong plano. Kaya kung minsan tayo may mga panalangin kasi pipresent natin sa Diyos, Panginoon, meron po akong bubuksan na tindahan, may bibili na akong building, itinataas ko sa iyo, huwag ganoon. Tanungin mo muna kung yan ang pinabibili. Eh, pinilit mong bilhin. Yung pala, sakit ng ulo yung building, may fault line pala. Tapos ikaw naman, medyo deceived ka, blessing ni Lord. No? Not everything is a blessing. Hello? Kaya bago ka humingi ng isang bagay, taas mo muna. Hello? Bago ka pumasok sa pag-aasawa, pre-name mo ba muna yan? Huwag yung pogi lang. Siguro may mag-aasawa rito. Ba't ba ako na pupunta doon? Ano po? Amen? Huwag lamang po sa itsura. Amen? Maganda rin yung may itsura, pero i-desire mo nga rin yung may itsura, pero huwag lamang yung mukha. Hello? Nakukuha po ba natin? Amen? Kaya you present your request based on His plan, not on your plans. Because God is interested fulfilling His plans, not your plans. Amen. Now, balikan natin yung Genesis 1. Ang sabi, may purpose ang Diyos sa lahat ng kanyang mga bagay na ginawa. So, nung ginawa niya ang tao, hindi po niya ginawa ang tao para lamang magparami sa ibabaw ng lupain. Did you know that that is not the main reason why we are here? The primary reason why humans were created is found in the next words. Ang sabi, and let them have dominion. Hello? So the word dominion comes from, it can be connected also with the word kingdom. Let them have kingdom. Let them be a king here on earth. Hello? So ano po ang purpose ng Diyos sa tao kung bakit niya ito nilikha? Para po siya ang mga siwa. Saan? Sa lahat ng bagay, saan? Sa ibabaw ng lupa. If you read carefully, ang sabi po, let them have dominion where? The fish, the fowl, the cattle, and over all the earth. Amen. Alam niyo ba na ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa tao ay pamahalaan ang mga bagay na nasa daigdig. Pero not at one time, in Genesis 1 verse 26, God was given man authority and power over his fellow man. Pakinggan niyo po mabuti. Kaya po ang tao basically by nature, lagi madalas siya nagfe-fail when it comes to his dominion over a person. Kaya nga ang utos ng Diyos sa lalaki, let me walk you through this. Sabi niya sa lalaki, ang trabaho ng lalaki sa kanyang asawang babae is not to have dominion. No, he said, your job is to love. Because if you control your wife,
It's trouble. O, nag-agree misis ko. Hello? Totoo po yun. Amen? In the church, pag ako po'y nag-alahari sa simbahan na pinamumunuan ko, I'm in deep trouble. Because my obligation to the church is not dominion, but to love the church. Because if I take dominion on the church, I would be like a king here. Edmond! Alisin yan! Alis, alika dito! Urong mo to! Ayoko to! That's not my duty. My duty is love. Hello? Effective lamang po ang tao na pamahalaan ay daigdig. That's our area of authority, to manage the earth, not the humans. You know why? Because the management of humans is up to God. Because He is the manager of man, not man managing man. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ko pa kaya ata yan. But this is deep, really. Hello? So, ibinigay po ng Diyos ang kapamahalaan saan? Sa tao. Saan? Sa daigdig. So, the earth is man's kingdom. Man ruled here on earth. He's the manager. He's the authority here on earth. Okay, let me give you a teaser here. Haven't you realized one day, naiinis na ang Diyos sa daigdig? Dahil sobrang sama ng tao. Tama? Sobrang sama. I'm talking about Genesis 6 now. The generation of Noah. Nakita ng Diyos na sobrang sama na ng tao. Everything around human are wickedness. Now, if you know the story, did you know that God talked to Noah? At ang sabi ng Diyos kay Noah, Noah, build the ark. Hello? Because I am about to destroy the earth. Ama? Now, another example is this. Bukod doon sa panahon ni Noah, mayroon pang isang pangyayari, similar din, pagsasama-samahin po natin yung paliwanag. Si Abraham, mayroon po isang pamangkin na ang pangalan ay Lot. Ngayon ito si Lot, naghati sila ni Abraham ng lupain, napunta kay Lot yung pinili niya na maganda sa paningin, napunta kay Abraham yung pangit sa paningin. Pero hindi alam ni Lot na yung future nung napili niya will be Sodom and Gomorrah. Hello? Napunta po siya ron, siya'y dun ngayon napatira. Ngayon, there comes a time na dumating yung panahon na yung Sodom at Gomorrah naghiring napakasamang lugar. At galit na galit ang Diyos. Amen? At ang sabi niya, sisirain ko ang Sodom at Gomorrah. Napansin niyo po ba na bago mangyari yung pagsira sa Sodom at Gomorrah, God talked to Abraham. Kinausap pa ng Diyos sino? Si Abraham tungkol doon. Tama? At pumigil pa nga si Abraham. Sabi niya, wait. Ngayon mo, no? Sabi niya, teka muna. Kung meron ba 10 matuwid, tutuloy mo pa? Ano sabi ng Diyos? O sige, alang-alang Diyos. Sinabi mong bilang, hindi ko na itutuloy. Napabilang siguro si Abraham. Parang hindi aabot. Sabi niya, isa pa. Hello? Did you notice that gusto ng Diyos na sirain pero hindi niya magawa dahil pinipigilan siya nino? Ni Abraham. You know why? Because God respects authority. And the authority on earth is given to man. That's why He cannot do something here on earth without the permission of man. And that is also why God wants you to pray. Because when you're praying, you're giving permission to God to work His thing here on earth. Hello? Oh no. Amen. Dahil ang Diyos po ay marunong gumalang sa kanyang salita.
Kaya hindi siya gagawa ng isang bagay sa daigdig without man's permission. Why? Because who is the ruler here on earth? Man. Totoo po na sa Diyos ang daigdig, pero ibinigay niya ito saan? Sa tao. Sabi ko nga, para maintindihan natin ito, halimbawa, itong bahay na ito iyo. Pero sabi mo kay Pastor Edward, Pastor, yung bahay na yan, patitirahin na muna kita dyan. Iyo na muna yung bahay na yan. Pero hindi ko yan ibinibigay sa iyo, pero ikaw na bahala. Okay, so pumasok ang pamilya ni Pastor Edward. Akin yung bahay. Alam niyo ba na simula nung araw na pumasok na siya doon at tanggapin niya yung aking alok, hindi na ako pwedeng pumasok doon anytime na gusto kong pumasok doon sa bahay na yon. I always need to knock and said, Pastor Edward, pwede ba akong pumasok? Pag sinabi niya, hindi pwede, hindi ako makakapasok. Because if I get inside, though it is mine, that's trespassing. Kaya kung gusto mo makakilos ang Diyos sa iyong pamilya at sa iyong mga anak, pahintulutan mo ang Diyos through your prayers. Because God cannot do His thing here on earth without your permission. Hello, are you learning something tonight? Yan po ang dahilan kung bakit vital din ang pananalangin. Because prayer is allowing God to move. Amen. Naunawaan niyo na po ang Diyos. Amen. He will never do things here on earth without man's permission. Hello. Amen. Bakit? Kasi binigay po ng Diyos ang pamamahala saan? Sa tao. Amen. That's why I said to you need to have this kingdom mindset. Amen. So binigay po ng Diyos ang pamamahala. Pero something happened here. Meron pong nangyari, meron pong naganap. Ano po yung nangyari at naganap sa Genesis 3? Sa Genesis 3, if you just fast forward the story, nagkasala po ang tao. And man lose control of the earth. Ano po ang nangyari nung nawala po sa tao ang control? Nawala po sa kanila ang tinatawag na authority o pamamahala saan? Sa ibabaw ng daigdig. Kaya naman, kung ating papansinin, sa Luke, samahan niyo po ako sa Gospel of Luke, merong isang pangyayari sa Gospel of Luke involving Satan. Si Satan one time, ay kinausap po ang Panginoong Jesus. At doon sa kanyang pakikipag-usap kay Jesus, katatapos lamang po ng Panginoon sa tinatawag na pag-aayuno. Amen? For 40 days and 40 nights, the Lord has been fasting and praying, and He was preparing Himself for the works na ipinagagawa po sa kanya ng Panginoon. Now, sa Luke chapter 4, if you would notice, samahan niyo po ako sandali sa Luke chapter 4. And let me go direct dun po sa pangyayari na natala sa verse 5. And sabi sa verse 5 ng Luke 4, and the devil, ang sabi po sa verse 5, taking Jesus up into a high mountain. Ano po ang ginawa ni Satan kay Jesus? Dinala sa mataas na lugar at may pinakita. What did he show? Ang sabi ni Satan, ang sabi ng Biblia, he showed unto him, say the word, all the kingdoms. Lahat, ano? Lahat ng kaharian sa ibabaw ng daigdig in a moment of time. Na verse 6, watch this. Sa verse 6, ang sabi ng Luke 4, basahin po natin yung next verse. Now, sabi ni Satan, and the devil said unto Jesus, ano sabi niya? All this power. What is he talking about? The power to control the kingdoms. Ama? Where is this kingdom? In the earth. Ama? Ang sabi ni Satan, I have the power now. I can give it to you. Hello? Sabi niya, lahat ng kapangyarihan pwede ko ngayong ibigay sa iyo. Okay. Now watch this. The next word is so important. Ang sabi doon sa verse 6, ang sabi, for that,
what do you mean by that? I'm just using the context. That means referring to the power. Power over what? The kingdoms. Tama? So sabi for that, referring to the power, power to control the kingdom, ano sabi ni Satan? Is delivered unto me. Wait. So, lumalabas, according to Satan's word, if you would just analyze what he's saying there, the power to control the world before is not mine, but somebody delivered it to me. Hello? Dati ang kapangyarihan sa mundo, wala sa akin yan. Pero may naghatid sa akin. May nagbigay sa akin. Hello? So now there is now a turnover. So may, yung kapangyarihan ay na-turn over pala kanino? Kay Satan. And he said to Jesus, you know, I can give it to whomever I will. Wow, this is deep. And sabi niya, alam mo ba na dahil nasa akin ngayon ito, amen? Saan, ano yung tinutukoy dito? Ano yung pinag-uusapan? Kapangyarihan saan? Sa daigdig. Did you know, Satan said, I can give it to anyone. Amen? Nagpipiliin ko at gugustuhin kong pagbigyan. Tama? Now, pag-usapan mo muna natin yung isang bagay na delivered. So may nagbigay. Sino ang nagbigay kay Satan itong power na ito? Adam and Eve. Because the power to rule and control earth was first given to them, but they gave it up because of sin at ibinigay po nila ito kanino? Kay Satan. This is also a parallel of what happened do sa twins kay Esau at kay Jacob. Esau is supposed to be the ruling one because he has the birthright. Siya po ang dapat na makapangyarihan. Did you ever know that Esau is supposed to be the Jacob? Pero dahil sabi niya, wala akong pakialam dyan sa birthright. Birthright na yan. Ang mahalaga ngayon sa akin, gutom ako, gusto kong kumain. So sabi ni Jacob, ganun ba? Hindi ko ibibigay sa iyo to kasi maghusay magluto si Jacob. Sabi niya, bibigyan kita sa isang kondisyon. Palitan mo. Ano yon? Ako na ang panganay. Bibigyan kita ng pagkain. So sabi ni Esau, okay, palit na tayo. Ibibigay ko na ngayon sa iyo yung authority of being a firstborn. Bigay mo lang sa akin alin yung pagkain. So, that day, Esau lost the right. He lost the blessing. He lost control. Same thing that happened to Eve and Adam. Nung kanilang sinaway ang Panginoon, they did not just give up, amen, their relationship with God, but they also lose the authority here on earth. Hello? Nawala rin po sa kanila alin ang kapangyarihan saan? Sa ibabaw ng lupa. Now, sino ngayon ang may kapangyarihan at kanino napabigay? Kay Satan. And he said to Jesus, you know, I can give this power to anyone that I choose. Kaya from that day, the world changed. Kaya pansinin niyo po ang nangyari sa mundo. Sino ang mga namamayagpag? You know, man is in search for control today. Man is still in search for power. Kaya po nabuo ang relihiyon. Did you know that religion is man's idea of how to get in touch with God? But religion was never the idea of God. Hindi po idea ng Diyos ang relihiyon. It's man's attempt to reach God. Because the idea of God is not religion, it's relationship. Hello? Hindi po relihiyon ang iniisip ng Diyos. Hindi po ito galing sa Kanya. Dahil ang gusto ng Diyos ay relasyon. Hello? Bakit po ang tao ay na-involve sa mga relihiyon? There is one reason, major reason. They are in search of control. They want power and backup. Tama? So dahil, tandaan po natin,
Now it leads us to this. Jesus did not came here on earth. That's where we start. At dito po tayo magtatapos sa ilang minuto. Hindi po siya dumating sa ibabaw ng lupa to start a religion. Never did came here just to start a religion. Hindi po siya naparito para po bumuo ng relihiyon. That's not the idea. And did you also know, this may be deep and hard. Alam niyo ba na hindi rin ang dahilan kaya po siya pumarito? Primarily, dahil para bayaran ang kasalanan ng tao. Hindi ko po sinasabing let me use the right words para hindi kayo ma-confuse. Hindi ang number one reason kaya siya bumaba sa lupa ay para mamatay at bayaran ng ating kasalanan. It is part of the mission, but it is not the reason. Hello? Tandaan niyo po yung words. Amen? Baka mamaya sabihin niyo, Pastor, yung anak niyo, grabe, kulto. Hello? Let me say it again. I have the cameras in front of me. Amen? Hindi po ang pinaka tinatawag na rason kaya bumaba si Jesus ay para mamatay at bayaran ng ating kasalanan. That's not the main reason, but that is the mission. Hello? This is deep. I know this is deep, but you need to understand this. Dahil pag hindi nyo naunawaan ang dahilan kung bakit bumaba si Jesus, then you miss everything. Hello? So why did he came? What is the main purpose? Now go to the book of Matthew. Luke chapter 4 first, bago ko po kayo dalhin sa Matthew. But first, let's go to Luke chapter 4. Now if you are set in Luke chapter 4, go quickly to verse 43. Let me show you something here. Ang sabi sa Luke chapter 4, ang sabi po rito, and he said unto them, sino po nagsasalita? It's Jesus. Amen? Ano sabi ni Jesus? I must preach. I must preach my death. I must preach the cross. Yung po ba sinabi ni Jesus? What is his preaching? Not the cross, not his death, but what is the message? The kingdom. Over and over, I believe that this is the problem of the church. The problem of the church today is we have been preaching the message of Jesus, but we are not preaching the message that Jesus preached. Tagalogin ko po. Ang problema ng simbahan ngayon ay ipinangaral ang mensahe tungkol kay Kristo. Pero hindi natin ipinangaral ang mensahe na itinuro ni Kristo. Tahimik kayo ha. Quiet in the Baptist Church. Yan ang mga gustong-gusto kong audience, yung para mga nagtataka. Amen? So I always want to challenge your thinking here. Hello? Amen? Kaya ang sabi po rito, ang sabi niya, what is his message? What is his message? What is the message of Jesus? Can I go something hard tonight? Pwede bang bigyan ko kayo ng konting pitik? Jesus never preached on prosperity. Oh my God. Hello. I think you'll hate me tonight. Amen? But what is the message? The kingdom. You know why? Mamaya, na-excite ako eh. Pero mamaya po. Holy Spirit, help me. I must preach what? The kingdom of God to the other cities also. Sino nagsasalita? Si Jesus. Pakinggan niyo po yung word ha. Must. Pag sinabing you must, ibig sabihin there's no way na pwede mong gawin ng ibang option. You have no option. Tama, that's the word must.
Amen? So every words in the Bible are very important. Amen? So sabi ni Jesus, I must preach the kingdom of God to other cities also. And the next word is so powerful. Why? Because he said, for therefore am I sent. Sa Tagalog, kailangan kong maipangaral ang kaharian ng Diyos at sa iba ring lugar at syudad sapagkat ito ang dahilan kung ba't ako'y ipinadala. So, hindi pala para mamatay. Hindi para pala magbayad ng kasalanan. He came to bring back the message. You lost the kingdom and I'm bringing it back. Hello? Come on. Because we lost the kingdom. Kaya nga po, hindi po ang kasalanan ang pinaka rason. That's part of the mission. But the main reason is to give back what we have lost. And man lost the kingdom. Ano po ba ang kahalagahan ng kaharian? When you have the kingdom, you have the power, you have the rule. Na kanino ngayon ito? Na kay Satan. Amen? Kaya, ang tao ngayon hirap na hirap. Kaya nga nung ipinakita ni Jesus, pansinin niyo po, I do not have a luxury of time. Pipilit, gusto ko nga pauwi na kayo ng alas 7 eh. Ano po? But I'm sorry, I'm a teacher. Amen? So, pansinin niyo po, before, we used to take up miracles as a power of God. No. Kaya po gumagawa si Jesus ng mga bagay na kakaiba because he's demonstrating what a kingdom should look like. Let's say for example, nung kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, kasama niya ang kanyang mga alagad, sumunod ang napakaraming tao, sabi ng Biblia, 5,000 katao daw yung naroon. Pero Jewish culture, binibilang lang ay lalaki, pero more than 5,000. But anyway, settle na natin sa 5,000, madami pa rin. Ay, ang paniwala ko po, magpakain ka na sa handaan ng 100 katao, masakit sa ulo, di lalo na yung 5,000. Ano po? Amen? Okay. So sabi ni Jesus, huwag ninyong pauwiin yung mga taong yan. Ayoko silang pauwiin. Gusto ko silang pakainin. Ano sabi ng mga alagad? Panginoon, una, sabi nila walang tindahan. Pangalawa, kung meron man, wala namang pera, magkakasya para ibili dyan sa 5,000 katao. Tama? Pero ano sabi ng Panginoon? Basta pakainin nyo sila. Kanino ipinasa ni Jesus ang obligasyon para magpakain? Sa mga alagad. Now, because they're not yet set with a kingdom mindset, sabi nila, imposible ito. Why? Because kingdom is control. We have no power. We have no control over this situation. Okay? Now, Jesus is about to teach them something. Anong ginawa ngayon ni Jesus? Sabi niya, ano bang meron? Ang sabi ni, nung lagad, sabi niya, meron lang dito ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay. Sabi niya, bigay mo sa akin. Binigay kay Jesus yung ilang pirasong tinapay at isda. Anong ginawa ni Jesus? Do you know the story? Pinagpasalamat yun, no? Ni Jesus. Okay? Pagkatapos po niya ipagpasalamat, anong kasunod na nangyari? Pinagpiraso. So yung tinapay, nakakaunti, lumiit pa. Tama? Kasi hinati-hati pa eh. Dinibayad pa doon sa 12. Di lalo lumiit. Ano po? Ngayon, let me challenge your thinking here. Nung ibinigay ni Jesus yung mga pagkain at tinapay sa kamay ng mga alagad, kung kayo naroroon, alam nyo ba na lalo pa lumiit yung tinapay na malakit buo nung una dahil piniraso ni Jesus? So kung doon sa isang buo, imposible na makakain ng 5,000, di lalo na doon sa pirapiranggot. Just pay attention. Amen? Tama? Now, if you are there, lalo kang nenervous yan. Diyos ko, pinaliit pa. At sabi ng Panginoon, yung mga hawak ninyo, pamigay na ninyo. Lalong hindi nakasya, tama? Now, this is now my question. Nung dinistribute na po yung tinapay, saan dumami yung tinapay? Sa kamay ba ni Jesus o sa kamay ng mga alagad? Ulitin ko po yung tanong. Kailan dumami yung tinapay? Nung sa kamay na ng alagad o sa kamay ni Jesus? Sa kamay ng mga alagad.
Ama? Buti sana kung ipinagpasalamat ni Jesus yung tinapay, biglang nagtalunan yung mga isda. Ang dami, ano po? Talaga naman di magkaugaga sa pagsalo, no? Wala naman nangyari doon sa tinapay, hindi naman dumami, ano? Piniraso pa nga, ibinigay doon sa mga alagada na sabi, sige, pamigay nyo na yan. Di may dala, kung nandun ka, pamigay eh. Ang liit na lalo nito. Sige, kumuha na nga kayo. Sabi ko nga minsan, pabiro, kung ako inassign dito sa grupo, oh, ito raw, pakakainin kayo. Pero communion ha, kurut-kurut lang. Hello? Nakuha niyo po? Pero hindi. Sabi ng Biblia, sila'y busog na busog. Ibig sabihin, talaga marami silang kinain. Now, what am I trying to show you here? Pinakikita kasi ng Panginoon sa kanila, you know, if you receive the kingdom, that is what you lost. You always have control in every situation here on earth. Hello? Kaya hindi ka dapat natatakot pag wala kang pera. You have the kingdom. Ang mga natatakot sa bayarin ay wala sa kaharian. Hello? Oh my God, this is deep. Hello? Ama? Bakit gusto ng Panginoon na sila ang magpagaling ng mga may sakit? Just to perform miracles? No, Jesus is not performing miracles. He's just showing man what you lost. Pinakikita ni Jesus na nung panahon na hindi pa nagkakasala ang tao sa panahon ni Adan, I believe that Adam can stop the storm. Adam can walk on the water. Adam don't know the problem of lack because he is in control. Pero nung nagkasala si Adan, everything, he lost control. Haven't you noticed na ang mga tao ay naguunahan sa posisyon sa gobyerno? Hindi ko maintindihan. Gustong-gusto nilang makaupo sa kapirasong upuan. Hello? You know, they're not really after the chair, but they're after the power. Right? Because if they are in power, if you're a mayor, you're in control of the town. Tama? Kaya nga po, pag ikaw ay mayor, parang pakiramdam mo, mayor na ako ngayon. I can do whatever I want now. Tama? Why? You have the power. That's why, pag ang dating sitting mayor ay natalo, kakaawa. Tama? Pag naging talunan, mapapansin mo nga kumisan yung mga talunan sa eleksyon. Kakaawa itsura pagkatapos na eleksyon. Hindi lamang dahil sa naubusan na ng pera, hindi na nila alam mabuhay pag wala ng power. Kaya yung mga talunan politiko, kakaawa, mapapansin mo na lang, ayan yung dating mayor. Talaga? Parang hindi naman. And that's what happened to man when he lost the power. He lost control over his territory. But praise God because Jesus came and said, I'm bringing back the kingdom to you. Hello? Amen? Ibabalik ko na sa inyo ang kaharian. Kaya nga, itong kaharian, kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, let me wrap up with these verses and words. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Sa Matthew 24. Matthew 24, ang sabi po sa verse 14. Ang sabi sa Matthew 24, and this gospel of the kingdom. So what is the gospel? The kingdom. Hello? Ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang kanyang utos? This gospel of the kingdom shall be preached. So ano raw po ang dapat na ipangaral? Ang ebanghelyo ng kaharian. Amen? So ang ebanghelyo ng kaharian ang gusto ng Diyos na ipangaral natin. Why? To give us the good news that man can take control again here on earth. Kaya nga, sabi ng Panginoon, I have given you authority. I have now given you power. Kaya nga po, sa buhay ng mga
mananampalataya, nasa atin ang kapangyarihan. Kaya nga sabi, when you pray to the sick, they will be healed. Amen? When you rebuke the devil, they will come out. Why? Because you know now that the kingdom is back and it was given back to you by Jesus. Hello? Amen? Alam niyo po, mag-imagine lang tayo. Imagine ninyo, no? Kung kontrolado mo ang lahat ng bagay sa daigdig, what a good life is that? Amen? Biglang may bubulaga sa'yo, Nay, may problema tayo, may malaki tayong bayarin. Yan lang. Let me just close my eyes. Pambayad. Hello? Meron pa kaya magka-high blood sa inyo? Hello? Meron pa kayang mababalitaan kan si nanay is stress? You know, stress comes because you're out of control. But stress cannot come if you are in control. Kaya nga, the way to handle stress is you must know who you are. And you are the son and the daughter of the king and you are always in control. Kapag may dumating na balita, ganito, mahirap. Okay, wait, no. I will not allow it. I believe I'm a child of God. I'm in control. That situation will be turned for me and not against me. Hello? Amen? Kaya yan po ang nawala saan sa tao. At nais kong ibalita sa inyo na narito na muli ang kaharian na yon. Na ibalik na po ulit sa atin. Amen? Nang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. But let me reiterate again. The mission was not the main mission is not to die on the cross, but the main mission is to give back the kingdom. Dying on the cross is the means, but the end is the kingdom. Nakukuha po natin? Kaya ang mensahe, did you know that if you preach the kingdom of God sa mga unbelievers, sa mga Muslims, sa mga, they like to hear it. Pero if you preach religion, they will not listen to you. Because humans are looking for control. At ang isang hindi makontrol ng tao sa kanyang buhay, death. But Jesus has given us back the control over death. Amen? Kaya nga po, tayo po ay binigyan niya ng eternal life. Because that is the main purpose kung bakit po niya nilikha ang tao. To have eternal life and to be with Him forever. Amen.